Zakiya Gabriel Templo. Tayo ay makinig sa aking munting kwento tungkol kay Little Red Riding Hood. Isang araw ay merong isang mabait na batang babae. Lahat ng tao ay tinatawag siyang Little Red Riding Hood dahil lagi siyang may suot na pulang kapa. Dahil ito ng kanyang lola na mahal siya noong kaarawan niya. Isang araw, sinabi ng kanyang ina, "Ito anak, ibigay mo ang bakul na ito sa iyong lola. Mayroon itong masarap na tinapay, mantikilya, cake, at berry. Siya ay mayroong sakit na ilang araw na ang nakakalipat. Sana ay sa pagbigay mo nito ay umayos na ang kanyang pakiramdam. At tandaan mo anak, huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. At huwag kang aalis sa iyong dinadaanan. Maglakad ka lamang sa daan na iyon at bumalik." Lola ni Little Red Riding Hood ay nakatira sa gitna ng gubat sa labas ng layon. Kapapasok lamang niya sa gubat, biglang lumabas ang lobo mula sa isang puno. Bigla sabik ang lobong, kainin siya. Ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil may mga magtutrosong malapit sa gubat. "Magandang araw, Little Red Riding Hood." "Magandang araw, Ginoong Lobo." "Saan ka pupunta?" "Bibisitahin ko ang aking lola dahil masama ang kanyang kapakiramdam." "At ano naman ang laman ng iyong bakul?" "Mayroong ako tinapay, mantikilya, cake, at berry. Dadalhin para sa aking lola." "Mahusay! At saan naman nakatira ang iyong lola?" At sinabi naman ni Little Red Riding Hood kung saan ang kanyang lola nakatira nang walang kamuwang-muwang. Silang magkasama ng ilang oras at dumaan sila sa isang magandang hardin sa gubat. Nagsalita muli ang lobo. "Napakagandang bulaklak naman ito. Bakit hindi ka pumitas para sa iyong lola?" Tumingin ang bata sa paligid at nakita ang mga magagandang bulaklak. Naisip niya na matutuwa ang kanyang lola na makakatanggap ng mga gagandang bulaklak. At kahit na napinayuan siya ng kanyang ina na huwag umalis sa kanyang dinadaanan, ang lobo ay pumunta sa bahay ng kanyang lola. Kumatok ang lobo sa pinto at nakarinig ng boses sa loob. "Sino yan?" "Ako ito, si Little Red Riding Hood. Dinalhan kita ng tinapay, mantikilya, at cake at berry. Mabuti! Itulak mo ng malakas ang pinto at ikaw ay pumasok. Wala akong lakas upang tumayo at buksan ito." Pumasok ang lobo sa loob ng bahay, pumunta ito sa higaan ng matanda at kinain siya ng buo. Pagkatapos ay sinuot niya ang mga damit nito at humiga sa kama. Pagkarating ni Little Red Riding Hood sa kanyang lola, ay napansin niyang bukas ang pinto nito. Dahan-dahan niyang binuksan pinto at pumunta sa kwarto. "Oh, lola! Lumaki ang iyong mga tenga para lang mas marinig kita ng malinaw." "Oh, lola! Lumaki ang iyong mga mata para lang mas makita ka ng malinaw." "Oh, lola! Lumaki ang iyong mga kamay para mas mahawakan ka ng maayos." "Oh, lola! Lumaki ang iyong bibig para lang makain kita." Sobrang busog ay nahiga sa kama at nakatulog muli ang lobo habang humihilik ng malakas. May isang mga ngaso nakarinig sa kanya. Naisip, hindi pangkaraniwang para sa isang matandang babae ang humilik na malakas. Sinilip niya ang loob ng bahay. Kita niya ang lobong humihilik. Ang mga ngasong ito
ay matagal nang hinahanap ang lobong ito. Itinaas ng mga kaso ang kanyang baril. Babarilin na sana niya nang mapagtadto niya na maaaring buhay pa ang matanda sa kanyang tiyan. Kita siya ng maliit ng kulang kapa. At hindi nagtagal, lumabas si Little Red Riding Hood. Kapa ng mga aso ang tiyan ito ng mas malaki. At lumabas na rin ang lola mula dito. Pagkagising niya, ay natakot siya at sinubukan tumakbo. Ngunit, may mga bato at kabigat. At nahulog siya at namatay. Kumain ng tatlo ng cake at tuwang-tuwa na pinagtiwang ina sila na hindi na magiging permanib ang kanilang pamumuhay dahil sa lobo. Sana nagustuhan niyo ang aking kwento. Hanggang sa muli! Salamat!